Yo, what's up mga kateki? Welcome back again sa aking channel. Ayan, kung bago ka lang sa aking channel, please click mo na yung subscribe button and notification bell para ma-notify ka sa ating mga videos. So, sa video nito ay mag-unbox tayo ng A4 Tech na ang model is ang cable na to is ERS83. Siya siyang A4 Tech. So, tingnan natin kung anong itsura nito sa loob. Binili ko dahil i-test natin sa ating PisoNet. Asang ginagamit ko kasi yung ERS85. Tumitigas yung pindutan ng ERS85 pag tumatagal. Lalo pag maalikabok, pang outdoor, mga ganyan na PisoNet, mabilis siyang tumigas. So, itatry natin to guys. So, unbox muna natin. So, ito na yung ano niya. Maliit lang siya, maliit. Ito ay mamaya yung sample ng A4 Tech na ARS. So, ito yung siya. Ito siya. Sa PC kasi diba masikip yung ano, kadalasan ng casing ng PC na is masikip. So, pagka nagmamouse silang ganun, nahihirapan sila kasi nga masikip yung table. So, kailangan ng medyo maliit na keyboard, basta importante maganda. As branded naman. So, ang maganda dito kasi yung ibang nakita ko sa review dun sa ano, may mura na ganito, mas mababa sa pinambili ko. Yung price nito guys is 267 kasama na yung shipping fee. Pero meron ako nakita mas mura, almost 202 lang kasama na yung shipping fee. Pero tinignan ko dun sa review, wala yung tatak na A4 Tech dito. So, maaaring imitation lang yun. So, ingat din guys sa pagbili. So, pipindot din mo. Maganda siya, oh. Yan. Number, kompleto. May number siya. Letters, tsaka yung F. Yung important itong F1, F2 yung sa mga gamer. Yan. Sana magtagal to. So, sa preview lang to. Yung follow-up review nito pagka after ng isang buwan, kung tatagal ka ng isang buwan or 6 months. Kasi yung KRS85 na gamit namin siya ng at least dire-diretso 6 months. Maganda pa rin yung performance ng keyboard. Depende na lang yan sa player kung yung lalo pag cross-fire yung nilalaro, yung space bar tsaka enter, yung mabilis masira tsaka yung mouse. So ito ay hindi bundle. Keyboard lang yung binili ko. So, may bundle to 300 plus kasama na yung mouse na A4 Tech. So, pakita ko sa inyo yung keyboard na isa. Ito yung guys. So, yung KRS85. So, sample natin dito. Laki ng difference. Mas malaki yung 85. Malapad din yan. So, kumakain siya ng space sa ating ano, box. Sa itsura niya, ano, mayroon pa siyang parang ito, aging pa dito bago yung ganun. Makapindutan. Tumitigas siya pagka matagal na. Sobrang tagal na. 3 months, 4 months, mga ganun. So, ito, itatry natin to. Try na natin, guys. Ayan guys, so ito na yung ating PisoNet na papalitan ng keyboard. So itong keyboard na to ay na-unbox ko na rin to sa ibang video ko. Ilagay ko na lang yung link sa ating description box o dyan sa taas. So yan, pansinin nyo guys na mas maliit tong ating ilalagay na bago. Ayan, compared dito kasi nagre-reklamo sila wala daw space. Ayan, so tatanggalin ko na to. Ayan, makikita niyo yung space ng yung mouse pala. Paggagalaw nila is medyo maluwang na. Ayan, so buksan natin, nasa ilalim to. Ayan, so makikita niyo sa loob ay napakagulong wiring. Ayan. Papakita ko sa inyo sa loob guys, ha. Ayan, boom, ang gulo.
yung wiring natin. Kasi nga kakalipat lang natin dito sa lugar na to. Kaka-setup ko lang to, hindi ko pa naayos yung mga wirings niya. Ayan, so ilayin ko muna tong keyboard sa taas. Ayan guys, so ang keyboard na ito ay sa USB type. Oh, maganda sana ko yung PS2. Yung pabilog, pero ito meron eh. So, USB type. Lagay natin dito sa USB port. Any, sa kahit saan dito sa USB port na ang motherboards. Ayan, so hulugan natin. Ayan. Sa ito pala, kakaiba yung hulugan ko dito guys dahil ayan, pulling down yan. So S-type pa rin yan guys. Pero inuhulog na lang. Parang arcade. So comment down below kung gusto nyong gawin ko ng video kung paano ginawa tong coin slot na to. Comment down below guys. And gagawin ko ng video yan. Then paste it natin 10 gigabyte. So matagal mag-loading. So Windows 10 tong gamit nating OS. Ito yung ilaw. Makikita nyo na good. Dahil umilaw yung numlock nya. Caps lock. Ayan, pero i-keyboard test pa rin natin. Using keyboard tester sa website. Open nyo lang yung browser. Then, type nyo lang yung keyboard tester. So, yung pinakaunang nalabas is, i-click nyo yan guys. So, ito yung launch nyo lang dito. Then, type nyo lang kung nagbo-bold or nag-green. Hindi ko alam kung ano yun. Kung nag-bold yung letter, ibig sabihin yun is good siya. Then, may marinig kayong tunog sa inyong headset o speaker. Yan. Dumutunog is okay, good yung mga test nyo lang lahat. Ang sa ganun is kung may error na isang letters, pwede nyong ibalik agad dun sa supplier. Gumagana naman lahat yan. Na-test ko naman. Yan. Okay, good. Good as new talaga. Kasi new nga, di ba? Yan, guys. So, okay na yung keyboard natin. So, trial naman tayo. To the game. Na-try natin gamit yung games. So, itatry na natin gamit ang crossword games. Itatry na natin guys itong keyboard natin. So ito na guys, naglalaro na ako. Unang pasok ko is dead agad. So medyo ginalawang na. So ang dati ko pang lang account dito guys is Ingcoder din, kaso pinahiram ko at hindi na binalik. Yan, kung may encounter nyo guys, so hindi ako yun. Sayang nga lang, mataas na yung rank ko nun eh. Yan, try na natin. Tagal nitong mga to. Kick na natin.
Yan guys, so start na tayo guys. So, i-testing ko na yung keyboard natin. Using A4, A1. M4, A1. Yan guys. Nakakapanibago yan. Go. Snipe tayo. So, bilis. So, sa pindutan ng okay na malambot kasi medyo ano nga. Bago, pero sa maring sa isang 1 month tinan natin follow up ng video kung okay pa rin yung performance. So hanggang dito na lang yung video natin guys. Kung hindi pa kayo nakasubscribe sa akin channel, click nyo na yung subscribe button, then notification bell para ma-notify kayo sa mga bagong upload natin, unboxing and review. Yan, so shout out sa mga naglalaro ng Crossfire. Sana mawala na yung mga cheater. Yan, so hanggang sa muli guys. Yan, kung gusto nyo pala akong makalaro, IG-in ko, ilalagay ko dyan sa description box, private commander. Yan, maraming salamat.